everyone, good afternoon. I'm back. This is Sobrusas and welcome back to my channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Miss Universe Philippines 2022. Banta ba siya sa back-to-back win ng Miss India dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? So ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, it's about back-to-back para sa Miss Universe. Alam ko lahat naman tayo ay lagi nating inaabangan kung magba-back-to-back ba ang isang kandidata na nanalo nung nakaraang taon dito sa mga beauty pageant. Kahit ngayong taon na ito, inaabangan natin kung magba-back-to-back ba tayo sa Miss Intercontinental, saka sa Miss World, sa Miss Globe, kasi ang mga reigning queens dyan ay galing sa Pilipinas, diba? So, kahit sa Miss Aura, inaabangan natin kung kaya ba mag-back-to-back ng Pilipinas, kasi expected naman talaga yan. Basta nagpapadala ng isang strong na candidates and then titignan natin kung kayang pantayan yan. Kahit naman dito sa Miss Mexico, inabangan din natin kung kaya ba mag-back-to-back ng Mexico after ni Andrea Mesa, di ba? So lahat ng pageant, inaabangan talaga natin kung magba-back-to-back ba sila. So, ganyan yung mga nangyari sa Miss Universe noong 2015 na nakakaloka, di ba? Sinira ni Pia Wurtzbach ang pangarap ng back-to-back win ng Colombia. At ang maganda pa sa competition na yun, siya nung taon na yon, first runner-up mismo itong si Miss Colombia. Talagang nandoon na sila sa kukunin na nila yung back-to-back win ng competition. And then, biglang dumating itong si Philippines na nakakaloka, di ba? So, ang galing ng performance na ginawa ni Pia Wurtzbach noon. Kumbaga, masasabi mo talaga na naka-align sa kanya ang mga star para sa corona ng Miss Universe. And then, ang ganda ng laban kasi Colombia to Colombia para sa back-to-back win and then hindi nila makuha kasi hinarangan niya ni Miss Philippines. So, yon. So, talagang may intindihan mo kung bakit galit na galit sa Pilipinas noon yung Colombia kasi sinira natin yung pangarap nilang mag-back-to-back win sa Miss Universe, di ba? Eh, ang nakagawa lang niya si Miss Venezuela. So, laban pa dyan, syempre, ang Colombia. Syempre, honor yun sa kanila at pangarap nila yun. Kumbaga, parang nagkaroon sila ng signature ano dito kung sakasakaling mag-back-to-back win sila, di ba? Kahit naman tayo eh, pangarap din natin mag-back-to-back win nung panahon ni Pia Wurtzbach nang inilaban natin itong si Maxine Medina. Kaya lang, si Maxine Medina, hindi natin masasabi na pang-back-to-back win kasi hanggang top 6 lang siya. Sinira talaga ni Iris ang pangarap ni Maxine Medina makuha ang back-to-back win ng Miss Universe. Actually, hindi mo masasabi na ganun eh. Kasi, hindi naman siya nakarating sa dulo ng laban. Kumbaga, parang hindi naging sagabal ito si Iris kay Maxine Medina kasi hindi naman si Maxine Medina ang matinding kalaban ni Iris kundi yung first runner-up doon. So, yon. And then, ang maganda pang nangyari dito sa Miss Universe ng mga napanood natin, etong si Catriona Gray. Yes, ang ganda din ng laban niyan kasi South Africa noong 2017 and then 2018, first runner-up uli etong si South Africa. Ayun na yung si Tamarine Green na medyo talagang matindi ang labanan nun kasi parehas magaling. Ang maganda, hindi talaga din nagpakabog itong si Miss Philippines dito kay Miss South Africa. But ang magandang laban noon, bukod doon sa sana kukunin nila yung back-to-back win, pero sinira yun ni Miss Philippines. But noong 2019, nagtatry tayong mag-back-to-back win kasi ito nga si Gasini Ganados, di ba? Pero hindi natin nagawa yun, hindi nga nakatungtong si Gasini doon sa dulo ng laban. But etong si Miss South Africa na si Sossie, ay nako, ang galing. Talagang sila ang kumuha ng sandwich win. Ayun yung masasabi ko na best sandwich win. Yung alam mo yon, yung South Africa noong 2017 and then first runner-up and then South Africa. Kung iisipin mo, di ba, tatlong taon na magkakasunod,
ang South Africa dito sa Miss Universe na pumapalo ng bonggang-bongga. Na kung iisipin mo, nako, kung nanalo na si Tamarind Green, talagang triple win sila, di ba? At wala pa nakagawa ng ganun sa Miss Universe. Parang piling ko hindi naman ibibigay ng Miss Universe yun. Yung sandwich win. So, ako pangarap ko magkaroon tayo ng sandwich win din eh sa Miss Universe. At saka isang back-to-back win. So, yun. Panalo tayo. Talagang masasabi ko yung powerhouse natin ay sobra-sobra talaga to the highest level. But, alam ko Venezuela nagawa yung sandwich win. But guys, alam nyo ba? Venezuela, grabe ang pinatunayan nila talaga sa competition ng Miss Universe. Kasi kung tutuusin, sunod-sunod din talaga yung laban nila. Nananalo sila at bukod doon talaga yung runners-up din nila ay pumalo din ng todo-todo. Yung Colombia, okay sana, kaya lang konti lang yung winners nila. And then, syempre, naalala ko, India na ko. Eto ngayong taon na to, India ang nagpaplanong mag-back-to-back win. Ako medyo masaya yung laban na to at inaabangan ko talaga yung kandidata ng India ngayong taon na to. Kasi kung iisipin mo, magagaling din naman talaga tong mga India. Since nung 90s pa, lagi silang pumapalo sa Miss Universe. Nung 1994, nanalo si Susmita Sen bilang isang reyna ng Miss Universe. But noong 1995 na naman, nag-first runner-up sila. So, medyo, kung iisipin mo, sila nata ang kauna-unahan makakakuha sana ng back-to-back win sa Miss Universe, di ba? Kasi nagagawa nilang mag-back-to-back win sa Miss World. Hindi lang yata isang beses, dalawang beses. Kaya nakakaloka yung mga India na yan. So, noong 2000, ganun din. Talagang matindi din yung pinadala ng India noong 2001. Pero hindi lang siya nakapalo ng bonggang-bongga. But, feeling ko, ngayong taon na to, talagang paghahandaan yan ng Miss Universe India ang back-to-back win nila dito sa Miss Universe. Ako, India pa, alam naman natin yung mga yan, mga palaban. But ang tanong ko sa Celeste Cortesi, kaya kayang pantayan yung ginawa ni Pia Wurtzbach at saka ni Catriona Gray na mismong siya ang sisira sa back-to-back ng mga kandidatang to, no? So gusto ko makarating sa first runner-up itong si India. And then si Celeste Cortesi ang sisira, no? So yun yung gusto kong mangyari. Ayun yung aabangan natin kung yung moment ba ni Pia Wurtzbach at saka moment ni Catriona Gray ay gagawin to ni Celeste dito sa Miss Universe. To be honest ngayon, si Celeste, isa yan sa mga kandidatang masasabi natin palaban, magaling, at talaga naman makikita mo naman yung ganda, di ba? So halos lahat talaga ay medyo kinakabahan dito kay Celeste Cortesi. Pero, depende yun kay Celeste kung paano niya paghahandaan ang competition ng Miss Universe. Ako, nananalig ako at naniniwala ako na kaya nilang paghandaan para makuha ang corona ng Miss Universe. And then, magandang laban to. So, tignan natin yung vision na to kung mangyayari ba to dito sa Miss Universe 2020. Kung yung pagkakataon na nangyari noon kay Pia Wurtzbach at kay Catriona Gray ay maulit-ulit dito kay Celeste Cortesi sa competition ng Miss Universe 2022. I'm so excited, guys. Kaya ako talaga, sana talaga mapush nila ito si Celeste ng bonggang-bongga sa paghahanda niya sa Miss Universe para pagdating ng Miss Universe, alam mo yun, yung talagang humanda kayo, kakainin ko kayong lahat. Di ba? So, yun yung gusto kong mangyari dito kay Celeste Cortesi. Kasi sa totoo lang, yung ganda naman niya, pak na pak na yun eh. So, dapat lang medyo i-improve lang nila or level up nila yung pasarela, yung styling, everything. Yung talagang prepare silang lahat. And then, yung communication skills niya, sana ma-develop pa ng todo-todo para pagdating sa Miss Universe, syempre, India, makakalabang mo dyan. Isa rin yun sa mga matatalak na kandidata dito sa Miss Universe. Nako, pag pumasok ang India, ay nako, talagang asahan mo yan. Lalo na pag nakarating niya sila sa top 5, nako, tarapat talaga sila ng todo-todo, diba? So, yun. So, ako, I'm so excited. Tignan natin kung ganito nga yung mangyayari sa Miss Universe 2022. Kayo guys, ano ba tingin ninyo? Tingin ninyo, kaya ni Celeste Cortesi
masungkit ang corona ng Miss Universe. And then guys, tingin ba ninyo kayang gawin ni Celeste yung nagawa ni Pia Wurtzbach at sa ni Catriona Gray noong Miss Universe na lumalaban tong dalawang kandidatang to? Kasi di ba kung iisipin mo, di ba, na ulit ni Catriona yung ginawa ni Pia Wurtzbach noon na Colombia to Colombia, ako ang sisira sa inyo. And then South Africa to South Africa, ako ang wawasak dyan. O, di ba? Ako din kaabang-abang din to ngayon taon na to yung South Africa eh. Kasi nung nakaraang taon, nag-second runner-up sila. So, nandoon talaga yung parang grabe kung iisipin mo yung South Africa, no? Talagang pumupwesto na sila dito ng bongga-bongga sa Miss Universe. I'm so excited. So, tingnan natin kung sino ang sisira sa pangarap ng India na mag-back-to-back dito sa Miss Universe. Ito ba ay si Celeste Cortez nga ba ang wawasak sa mga pangarap nila para sa back-to-back win? So, kung sakasakaling makarating ito sa first runner-up, ay, ang gandang laban, di ba? Tapos, si Celeste ang sisira. So, yun. So, kayo guys, ano bang tingin ninyo? Kayang gawin ba ni Celeste ang sumira ng back-to-back win ng India ngayong taon na to? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon, I'm so excited. Excited ako dito sa competition ng Miss Universe kasi malaking hamon to para sa Pilipinas sa magaganap na Miss Universe. Kumbaga parang targeted natin sana na makuha ang corona, di ba? Kasi meron tayong magaling at magandang kandidata. So sana itodo na. Kumbaga ito yung pagkakataon na pwede tayong manalo kasi ng Miss Universe ngayong taon na to dito sa competition na to, di ba? And then, tingnan natin kung ano ang gagawin ni Celeste kung siya nga ba ang sisira dyan. So, kaabang-abang. So, yon guys, maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. At saka sa mga hindi pa nakaka-subscribe ha, please subscribe na. And then, of course, maraming salamat po sa inyo lahat sa support ang binibigay ninyo sa akin. So, always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam!